para pwede ako sumayaw ng Hitik sa Manila. So, Ernesto, kumusta ka? Ako nga pala si Leonida. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Today, andito po ako ngayon sa office namin. Actually, it's a new office. Ayan. Yung last time, nandun kami sa medyo may labas. Tapos, maliit lang yung area. Ngayon, mas malaki na. And this is my table. Pero, andun pa rin yung aking pink chair. So, time check, guys. It's already 8 p.m. Ayan. So, 8 p.m. and ngayon pa lang po ako mag-out. So, meron lang tayong mga tinapos para sa ating activity for tomorrow. Meron po kasi kaming event dito. Yung panunumpa sa katungkulan ng mga bagong halal na opisyales ng bayan. At isa po ako sa mga naatasan na mag-organize or bahagi po ako ng oath-taking committee. So, kanina galing din po ako ng covered court. Ito naman yung venue natin at nagkaroon tayo ng dry run para maging maayos yung flow ng ating program. So, yun. So, ngayon pa lang ako pauwi, guys. Medyo gabi na. Gabi na naman tayo. Pero, sakto lang. At bukas, maagap ulit. Tara na, guys. Mag-out na tayo. Ayan, dilim. Dilim. Kung maaalala nyo, guys, ito yung aming previous office. Ngayon, naging library na po siya. Or kiosk ng agriculture. So, kung meron tayo mga magsasaka na gusto maging updated sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka, lahat ng information nandito. Pwede silang pumunta dito anytime to research, to read. Yan. Yan po yun. Yun na yung naging purpose. Yun yung dati namin office. Mag-out muna ako, guys. Ito na po ako ngayon sa labas ng bahay pamahalaan. Waiting for my sundo. I'm not sure kung sino po ang susundo sa akin ngayon, kung si Becca or si Eric. Pero baka si Eric kasi may lakad din si Becca. So, waiting lang muna for my sundo. So, ayan guys, si Eric po pala ang sumundo sa akin ngayon. At kami po ay papunta na ng poblasyon. So, yun guys, I'm finally home pero hindi pa po ako agad-agad matutulog dahil mamaya ay kailangan ko pang i-plan kung ano yung isusuot ko for tomorrow. Ang aming kasing theme ay Filipiniana. So, I decided na hindi na mag-rent or bumili ng Filipiniana gown or bagong damit, kundi plan ko na lang na tingnan ko ano yung mga meron ako na pwede kong isuot for tomorrow. So, mamaya po yan. Ayan guys, tapos na po ako mag-dinner at nakapag-freshen up na rin tayo. At ngayon naman ay magsusukat na tayo ng ilang mga outfits. So, ano nga ba yung Filipiniana? Filipiniana is a traditional dress or traditional clothing or outfit worn by women. So, parang ito po yung pinaka-counterpart ng barong Tagalog para sa mga lalaki. At ito po yung suot-suot ng ating mga ninuno noon. So, Filipiniana, meron pong iba-ibang style yan. But mostly yung makikita siya dun sa tela. Mostly pinya yung ginagamit na tela for Filipiniana. Merong style na Filipiniana na yung mga nakataas, ganyan, medyo flatten na nakataas, parang puffy and oversized sleeves, ganyan, yan. Yan yung mga Maria Clara. And then, meron din tayong yung barot saya, ano, yung terno na tinatawag na barot saya, yung iba may tapis, yung iba meron tinatawag nilang alampay or panuelo. So, yun, iba-iba. So, ngayon, kanina po, after kong kumain, naghalungkat na ako sa aking closet ng mga posible kong isuot. So, meron ako mga nakita dito na isusukat ko sa ngayon. Unahin natin to. Hindi po ito sa akin. Ito talaga yung pang-Filipiniana sa tingin ko. Yan. Kaya lang parang, yan. Medyo malaki lang siya. Ito ay sa aking Mami Melly. Kasi ang Mami Melly ko ay katulad ko din dati, yung palaging sumasayaw na imbitahang sumayaw, ng mga folk dance, ganyan.
So, feeling ko kasha naman siya sa akin. Itatry ko siya. Ganito talaga yan yung isang mga anang Filipiniana. So, ito yung first nating itatry. Sandali lang. So, guys, ito yung ating first option. Ang pansayaw ni Mami Melly. Filipiniana ni Mami Melly. Para pwede ako sumayaw ng Hitik sa Manila, so sunong-sunong ay banana ko. Maganda siya, guys. Pero para talaga siyang pangsayaw. Para siyang pangsayaw. Yun. Try natin yung ating next outfit. So, this is outfit number 2. Yan. Sa akin po itong outfit na ito. Hindi ito sa mami ko. Sa akin po talaga ito. Itong aking top ay naisuot ko na to sa office. Binili ko siya sa Shein. Shein ba? Or Shein. Yan. Shein. So, yan. Hindi siya talaga barong Tagalog na pambabae. Pero yung kanyang tela, parang naisip ko, pwede siyang pang-Filipiniana. Pwede pa rin siyang ipansaya. Ang ating fan. Diba? May mga pang-fan din tayong ganyan. Parang pwede din nga siya. Oh, oh. Yan, pwede yan. Tapos, magsasalita ka na lang ng Ernesto. Kumusta ka? Ako nga pala si Leonida. What? Ay, hindi ganun, hindi pala ganun tumawa ang dalagang Pilipino. Ganun, dapat pala ang tawa ng mga dalagang Pilipino. Ikaw talaga, Ernesto. Kung ano-ano, nagmumula sa iyong bibig. Kung ano-ano, yung mga tinuturan. Napakamatalinghaga. Yan, o, diba? Tapos bigla tayong tayo'y magsayaw, irog ko ng tinikling. Tulad ng sayaw ng lolo't lola natin. And so we've come to the third and last option for my Filipiniana outfit. At ito siya. Blouse lang ito, guys. What I like about this blouse ay ito cotton. So super comfy cotton. Pero ito, ayan, ito yung nagdala. Kasi medyo Filipiniana talaga siya. Although hindi siya ganun kataas, but it's puffy, it's oversized, and yung texture, I mean yung type ng tela, pang Filipiniana, diba? Parang ninang lang sa kasal, ganun. And then, look at my choice of skirt. So, itong skirt, yan. Diba? Mga pang-ifugaw. Yung design ng ating skirt is more on yung mga pang-ifugaw for our ethnic tribes. Napakalalim naman ang iyong mga binibitawang salita. Ano ba ang iyong nais ipahiwati? Yes! So, ano guys, okay din ba to? Okay din siya, no? Medyo kita lang yung puso natin. Busog tayo. Pag busog, kitang-kita at na-highlight yung laki ng ating puson. Pero, wala eh. Ganun talaga eh. Natural yan eh. Pero, cute siya. And this is modern Filipiniana. Ayun. So, yan yung mga pinagpipilian kong outfit, guys. And tomorrow, makikita nyo kung ano yung final na decision ko, ano yung susuot ko. Abangan nyo po yan. The next day. Hi guys! So, it's the day of the event at ito po ang aking napiling isuot ngayong araw. So, kahit medyo kita yung ating puson dito at kita yung ating kabusugan, okay lang. Kasi mas komportable po ako na ito yung isuot. And I'm just waiting for Ate Carla kasi yung kapatulong ko sa kanya na mag-ayos ng konti. Guys, dito na aking glam team. Wow, glam team. Pasok po, pasok. Pasok. Wow. Aking glam team nandito na. Okay.
Mahal na ka-abaniko. Wow! Ako naman ay yung binibiro ka mahal. Ernesto! Iyan! Tatay ko lang. Tatay ko lang. Ito po'y kaya ganito. Ay, ginamit ko ito dati noong ako elementary sa pagsayo. Natabi ko pa siya. Grabe. Para lang wala. Mas okay yung apoy ganyan. Very light makeup works for me. Yes. Try tayo, medyo pinkish. No, wala naman. Cute naman ka. Ay, hindi tayo sinatingnan. Bakit pinaglaro-ala ninyo ako ano? Ano lang pag-ninina. Ayan ang aking mag-ipang-nina. O nga pala ang magbibit. Bayan, pag-iing. Practice. Okay, ito ko lang guys ang ating hair. Braided. Yay! Thank you, Ate Carla. Pinabraid ko po para hindi rin masyadong mainit. So, maging hawa sa pakiramdam. Saka, parang karamihan noon ang mga dalagang Pilipina talaga ay nakataas ang mga buhok niya. Tapos, very light makeup for today dahil mainit lang. Huwag lang tayo maging maputla mamaya sa camera. So, yan. Thank you po! Saya, papunta na po ako sa venue. Sama ko rin sila. Yung ikaw ay naka-Filipiniana pero nakasakay sa tricycle. Ah, buti nga, hindi kalabaw eh. Para talagang Filipiniana dating natin. Malapit lang po ito sa bahay. Dito na. Sa covered court dito. Andito na po ako sa venue. Maagap tayo. Para makatulong pa tayo sa ilang mga aayusin. Nandito po ang mga nagagandahang usherettes. Wow! Pakagaganda na ko. Ay, yung sash na dun sa ano, wait lang. Mga usherettes ay maglalagay ng sash. They'll be assisting the guests na papasok dito sa ating venue. Yeah. Ganda naman, no? Ganda din ang inyong mga suot. Dito na daw ako. Hello. Thank you.
po. At ang iyong pamilya, ang iyong magana. Ayan guys, the event's over. At ayan. Naayos na rin. Nalinis na rin agad. Ganyan kabilis dito. So ako po ay maglalakad lang pa uwi. Malapit lang naman. Itong event venue sa bahay. So hindi na ako nagpasundo. Nakarin ko na lang pa uwi. Medyo masakit lang sa paa guys. Hindi ako sanay nang naka-heels. Andito na po ako ngayon sa bahay. And now it's time to rest. Naging matagumpay at makabuluhan naman po ang ating event ngayong araw. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta hindi lang sa aking channel, kundi sa buong Team Hitik. That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kaLEYAan ka. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!